si Bianca. Ako si Jamil. Ako si Sherry. So ngayon, maghahanap kami ng Fibonacci sequence and ng golden ratio dito sa Holy Angel University. Wait lang! Ano ba yung golden ratio? Ang golden ratio, or also known as divine proportion, is a set of numbers that is encountered when taking ratios in distances. And yung value ng golden ratio is approximately 1.618. Alam ko yung meaning ng golden ratio eh, pero yung Fibonacci, di ko alam. Alam ko yun. Ang Fibonacci. Madali lang ang Fibonacci sequence. Ano nga? Sige. Ang Fibonacci sequence, mag-uumpisa sa 0 or 1. Tapos mag-a-add ka ng 1. Tapos pag-a-add mo lang yun. For example, 0 plus 1 is equal to 2. 0 1. Plus 1 is equal to 1. Tapos 1 plus 1 is equal to 2. 2. 2. Tapos sunod-sunod lang yun. 1 ah, plus 2. Paano nagigets mo na? Ganito ba yun? 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 2 or 2 plus 1 is equal to 3. And then 3 plus 2 is equal to 2. Ah, okay. Ganun lang yun. Ganun lang pala. O, oh, ngayon, try natin maghanap sa paligid natin ng mga Fibonacci sequence at go! Hello! Since alam naman na natin kung ano yung meaning ng golden ratio and Fibonacci, maghahanap naman tayo ng mga example na yan. At may trivia ako sa inyo, guys. Alam nyo ba na ang golden ratio or Fibonacci, pwede rin siyang, bukod sa environment, pwede rin siyang makita sa human body natin? Makita ko sa inyo, ah. Ay! Shit! Dito! Bakit? Yeah. Makita ko sa inyo. May sabihin lang ako. For example, ang thumb natin, which is this, pwede mong makita dito yung Fibonacci example. Paano? Ayan, lalapit ko sa inyo yung thumb. Kita nyo ba yung spiral niya? Dito sa may bandang tab? Yung fingerprint? Ang fingerprint ay isa sa mga example ng Fibonacci sa human body. Ang galing, di ba? If I could go back to that day we met, I probably would have stayed in bed. You wake up every day and make me feel like I'm incompetent. So, ang galing naman nun. Pero wait lang, meron din ako. Maliban sa fingerprint ng isang tao, makikita din ang Fibonacci sa tenga. Where? Meron din yan. Oh, saan? Kasi may makikita kang spiral dyan na pag-anon. Saan? Itong ano ng tenga, parang pa-spiral. Ay, oo nga, no? So, pwede din siyang maging Fibonacci. So, alam nyo na, guys, kung saan pwedeng makita ang mga Fibonacci sa part ng katawan natin. Pwede siya sa thumb or fingerprint, at pwede rin siya sa tenga. Amazing! So, fucking do what you say the X and O's on another no, I'm close. Hi guys! This is Dion and I will take over the vlog. So kanina, sinabi na nila Jam at She yung mga golden ratio na makikita sa human body. And ngayon naman, maghahanap tayo sa nature ng mga Fibonacci and golden ratio. So, hi! Hi guys! Hi guys! So ngayon, we're here at the Kapampangan Center and papakita ko sa inyo yung isang example ng Fibonacci or golden ratio. So ito yung example ng Fibonacci rectangle. As you can see, the door is rectangular shape. So yun yung nagpapakita ng Fibonacci rectangle or the golden ratio. Over all the presents I would send. Fuck my friends behind my shoulder next time. Hi guys! Ngayon, nasa dorm ako and try natin maghanap ng golden ratio or ng Fibonacci dito sa dorm. Tara, samahan niyo ako. Bitch, you crazy. And nothing's ever good enough. I wrote a little song for ya. It go like, don't break me for so fucking done with you, girl. So fucking done with all the games you play. I ain't no tic-tac-toe. Save the X and O's on another note. I'm gonna break me for so fucking done with you. Hi guys! So ayun na nga, nalaman na natin
natin ang meaning ng golden ratio at Fibonacci. At nagbigay na rin kami ng examples at kung saan pwedeng makita ang mga examples ng golden ratio and Fibonacci. So, sana may natutunan kayo. Until next meeting, bye! Bye!